Isa pa sir, isa sila dun sa pinakamalaking naibigay, na ibahagi nung sinalanta tayo ng Yolanda. Yung relationship between the EU and the Philippines, are we considering this as matatag pa rin or something? Hindi, matatag pa rin. Again, yung sinasabi po ng ating Pangulo at inuulit po natin ay we have an independent foreign policy. At tayo po ay isang soberenya na dapat po nirerespeto ng ibang soberenya o ibang organization or regional organization. Thank you. Thank you, Benji. Catherine Valente. Ay, sir, follow-up lang po dun sa memo. Ano po yung maaaring mangyari if ever po yung mga cabinet officials, they will not follow po such order? Meron po bang penalty or... Wala naman. Wala naman, Catherine. ang ibig sabihin lang ho nun ay... squat. ang ibig sabihin lang ho nun ay para maliwanagan ho tayo lahat, hindi lang ang media, maging ang mga miyembro ng gabinete, na ang official statement ng Pangulo at official line ay manggagaling sa Presidential Communications Office, maliban ho sa Pangulo, sa kanya mismo nang galing. Yun ho ang ibig sabihin yan. At this is to also manage the expectation of the public na kung hindi galing sa PCO ang pagpapaliwanag doon sa hinihingi niyong klarifikasyon, no, ng sinabi ng ating Pangulo, ay hindi yun opisyal. Ang opisyal ay galing sa PCO. Unless sinabi po ng ating opisina na ay mas kayang ipaliwanag sa atin ni Secretary Mon Lopez, then siya ho ang magiging official spokesperson for that particular issue. Like, Secretary, question lang din. Limbawa, yung statement coming from the Department of Justice, ang nag-release ay PCO, pwede namin sabihin official statement na rin ng palace yun. Oh, kasi usually naman, Rocky, pag ganon, halimbawa, meron kaming correspondence ni Secretary Vitagire, ay pinapaalam ko naman sa kanya. Sabi ko, Sec, kami ba magre-release nito o kayo? So, pag sinabi niya, hindi, kayo na, magre-release niyan. So, that's the only time that I also released the statement. Yes, okay. Thank you, Secretary. Raymond Tinasa. Sige, Benji. Raymond Tinasa muna. Sir, just your statement to the recent pronouncement of Senator De Lima. She's saying that she no longer feels safe after the developments in the House inquiry. So, is there a basis for her fear of threat or any danger to her life? Yung basis ho na yun ay si Senator De Lima lang ho ang makakasagot dahil hindi pa ho kami nag-uusap tungkol dun sa sinabi niya. Pero whatever the Senate does or the lower house does, it's really up to them, no? It's kung ano po yung mga investigasyon na nangyayari sa mababang kapulungan at sa Senado, ito po ay dahil sila ay independent at co-equal branch of government at wala hong kinalaman at wala hong hindi ho makikialam ang palasyo. Sir, because she was saying that she no longer also, she doesn't trust anymore the authorities, even her, perhaps her police escorts. Is there actually a move from the government to go after her to pressure her to give up? Hindi ko alam, Raymond, pero let me call the senator and ask her. Yeah, but nonetheless, is she assured from the government side of her safety? Everyone is assured. We are all Filipinos. We are citizens of this beloved country. At lahat po tayo bilang Pilipino, ay may karapatan ho tayo na bigyan siguridad ng ating kapulisan at ating mga sundalo. Okay, GMA 7, Rida Reyes.
Hi sir, good afternoon po. Good sir, follow up on Secretary Senator De Lima. Kanina po, she was asking for clarification dun sa sinabi ni Secretary Aguirre na meron siyang tinutukoy na mas mataas pa kay Senator De Lima na apparently ay involved sa drug trade sa Bilibid. Ito raw po ba si Pinoy? Hindi ko alam kung sinong tinutukoy ni Secretary Vit Aguirre. Benji Liwanag din, Maricel. Sir, ganun pa rin kay Senator De Lima. Ang statement ni Senator De Lima kanina, parang yung pinilit daw umano yung ilan sa mga tumistigo or may kapalit kaya pinagsasalita. What's the take? Ano po ang take ng palas dito? The senator is entitled to her own opinion. And the senator, of course, is defending herself. That's her right. Sa tanong na yun, Benji, ang dapat sumagot doon ay si Secretary Vit Aguirre. Okay. Thank you, Benji. Na mas malalimang sagot. Thank you very much, sir. Thank you. Maricel and then Henry. Secretary, just a follow-up. Sabi ni Senator De Lima yung mga statement daw na lumalabas ngayon from the government, especially kay Secretary Aguirre, is reckless in a way. Kasi especially sinabi nga na meron pang isang higher official from Yellow Group na involved sa drug trade. What's your reaction to this? I would rather have Secretary Vit Aguirre answer the statements of the senator. Kasi sila po yung madalas magkita at sila po yung nagkakaroon ng konfrontasyon at the Senate or at the lower house. Henry, I'm sorry. I understand, Secretary, that you gave assurance for the security of Senator De Lima. But apparently, dahil dun sa paglabas daw ng kanyang cellphone number sa congressional hearing, ang daming nang bubuli sa kanya sa mga text messages and most of them are Duterte supporters. Do you have any message for the supporters or for Senator De Lima? Yeah, for the supporters po ng ating Pangulo ay maging responsable ho tayo sa ating mga tinetext. No? Hindi ho maganda yung we are threatening our own, no? Siyempre, senador po natin si Senador De Lima. She's an elected official of the land. At ganun din po ang ating mensahe sa mga media men na hinaharas sa social media space. I understand that we all know that the social media is a free space and we can say whatever we want to say. Pero siguro ang pakiusap po natin ay wag ho tayong magsakitan ng mga pinopost natin sa social media. At lalong-lalo na ho ay wag ho tayong iwasan ho natin na i-threaten yung ating mga kasamaan sa media. It's just basic thing, you know. You don't want something do unto others what you want others to do unto you.